Inilaro natin yung mga kaibigan mula sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang status ng kaso na ito ni Roberto Urbano. At sa amin po makikipag-ugnayan sa kanila, chinek na naman kinukulan ng status nito. Partikular na hininga ng update sa kaso yung nagbabaumban ng resolution noong December 2011 na si Attorney Salvacion Basas. Sinubukan po namin makapanayam ng live ngayon si POEA Director Hariel Domingo, ngunit kasalukuyan ito na sa meeting. Abangan po ninyo mga kaibigan, babalikan po natin ang sagot ng POEA tungkol sa kasong ito sa mga susunod na araw. Ang responde po ay bukas sa tuguan ng Bright Maritime Corporation o BMC para sa patas na pamahayag. Mga kaibigan, katulad po ni Urbano na nakapasok rin sa isang agency, ganun din ang kaso na isa pa nating kaibigan na mula naman sa Quezon City. Si Jeffrey Magday ay naka-assign naman sa housekeeping unit. Ang kanyang kwento sa ulat na ito ni Rachel Junedo. Mabit po ako sa respondent dahil sa problema ko po na tinanggal po ako sa trabaho na wala naman pong dahilan. At ang pinagtatrabuhan ko pong kumpanya ay CBM po. Ang meaning pong CBM ay Consolidated Building Maintenance. Si Jeffrey Magday, 21 years old at 2 taon nang nagtatrabaho sa Consolidated Building Maintenance Agency sa housekeeping section. Ang kanyang problema ay nagsimula nang siya ay i-deploy ng CBM sa kanyang huling pinagtrabahuhan, ang Manila Central University. Reklamo kay Magday, meron umanong iniuutos sa kanya na di niya nagawa. Kinakasuhan po ako ng sa trabaho ko daw po. Di ko daw po sinusunod yung patakaran nila. Sinusunod ko naman po yung patakaran niya. Tsaka pinapapirma po nila ako ng memo . Wala naman pong dapat pirmahan kasi hindi ko mo naman po ginagawa yung pinagbibintang nila sa akin. Siyempre po, yung memo po yung record na po yun, ma'am. Hindi ko po basta-basta pirmahin yun, ma'am, na wala naman po silang sapat na ebidensya para bigyan ako ng memo ganun. Kwento ni Magday, regular employee siya sa CBM agency at paniwala niya, wala siyang kasalanan at nilalabag sa batas. Wala po silang karapatan tanggalin po ako, ma'am, kasi po may sinusunod po tayong batas na di basta-basta magtanggal ng tao pag nasa permanente po siyang trabaho na wala naman po silang ginagawang masama. Malaki na rin ang epekto nito sa kanya at sa kanyang pamilya dahil sa hindi siya makapagpadala ng pera sa mga magulang na nasa probinsya. Namumroblema din siya kung saan kukuha ng pambayad sa kanyang inuupahang boarding house at sa mga personal pa niyang pangangailangan. Kaya naman isa ang pakiusap niya sa management ng CBM. Inihingi ko lang po sa inyo pag nag-report ako dyan, resume to work lang po yung papel na para mabigyan pa ako ng trabaho. Hindi po yung araw-araw, kinakausap niya ako dyan, dinadagdagan niyo yung kaso, pinagkakaisaan niyo ako. Araw-araw po, 2 araw na po ako pumunta, hanggang ngayon wala pa po akong trabaho, nasasayang po yung araw ko. Paano nang pagdating ng araw ng bayar ng bahay, wala pa akong pambayad ng bahay. Ako si Rachel Junedo, ang inyong koresponde. Kanina po ay nakausap namin si Luis Visconde, ang HRD head ng Consolidated Building Maintenance, at ayon sa kanya, may binigay na silang project kay Magday. Maliban dito, ayon na nilang magbigay ng statement o pahayag ukol sa kaso na nagreklamo si Magday, naniniwala silang hindi sa kanila ang pagkukulang. Ang kaso po ni Jeffrey Magday ay inilapit din ng responde sa Legal Service Department ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ipinaliwanag po ni Attorney Frederick Wakay na sa kasalukuyan si Magday ay may natuling na nasa floating status. Wala pa raw specific provision under Labor Code as amended tungkol sa bagay nito, pero sa Article 286 ng Labor Code as amended by applied by analogy ang mga sitwasyon. Sa mga kaso ni Magday, dapat mabigyan siya ng kanyang agency ng Consolidated Building Maintenance ng panibagong work assignment sa loob ng 6 na buwan. At kapag lumagpas na sa 6 na buwan at wala pa rin ibinibigay na bagong work assignment ang CBM kay Magday, ay makukonsidera itong constructive illegal dismissal. Mabuti na lamang po at nabigyan siya agad ng work assignment pagkatapos na makipag-ugnayan ng responde sa CBM. At kung sa paniwala ni Magday na siya may laban at wala siyang kasalanan, maaari na magsampa ng kaso si Magday sa National Labor Relations Commission o NLRC laban sa nasabing ahensya. O maaari din itong i-avail ang Conciliation Mediation Process Program ng DOLE sa ilalim ng Single Entry Approach
para masubukang makabuo ng amicable settlement sa pagitan niya at ng kanyang agency. Sinagot din po ni Attorney Wakay ang tungkol sa pagtanggi ni Magday na pirmahan ng isang memo mula sa CBM at nagpayo rin ang abogado sa mga kababayan nating mayroong katulad na kaso. Depende po kung ano yung pinapipirmahan sa kanya. Kasi mayroon tayong dahil tinatawag na due process requirements of the law na there must be written notice to explain. Hindi siya pwedeng under compulsion na pumirma ng something which is not being explained to him. So kung wala yung ganyang proseso, pwede nating i-consider na yung process na yun is not within the bounds of the law. So it is illegal. Yung affected employee has the right to know ano ba yung charges sa kanya. Kung bakit siya natanggal doon sa huling assignment niya, no, sa client na pinagsilbihan niya. Yung agency is obliged to give him a notice to explain, a written notice to explain, and then all he has to do is to submit a written explanation kung meron ba talaga siyang involvement o kung meron ba siya talagang dapat na ipaliwanag dun sa ina-accuse sa kanya o yung mga allegations na meron siyang problema, naging problema sa dating trabaho. Being the affected employee, they have to know their rights under the as provided for in the labor code as amended. All they have to do is to approach the nearest regional office which has the jurisdiction over the workplace, or if they can also proceed to the public assistance and complaints unit of the DOL central office for purposes of advice. It is more advisable to request a consultation on the matter to address all issues involved properly, no? Meron tayong regional offices, meron po tayong central office na particularly meron kaming ang central office may public assistance and complaints unit or yung PACU located at the ground floor of the DOL central office na nagbibigay po ng payo. And then kung ang issue po ay matatawag nating pwedeng i-avail yung single entry approach ng SENA, pwede po itong i-avail, pwede siyang i-refer doon. There is no fees to be collected, all can be availed of without any charges. Yan po mga kaibigan, si Attorney Frederick Wakay, ang Attorney 2 ng Legal Research and Assistance ng Department of Labor and Employment, at sa kanyang pong bahayag, alamin po ang karapatan ng magagawa sa trabaho kanyang pinaglilingkuran nang sa gayon mga kaibigan na makaiwas sa mga problema tulad po nito. Magbabalik po ang Responde. Tutok lamang.